What's up and good morning sa inyo mga kagoons. Madalas ka bang masiraan ng emulsion sa screen o yung pagka nakadami ka na ng gawa, biglang may masisira sa screen mo or mawawala yung design mo? So ngayon patitibayin natin yung screen mo, tsaka patitibayin natin yung emulsion mo sa screen. So ang gagamitin lang natin yung hardener, yung emulsion at tsaka ibang materials. So gagamitin ko pala yung screen para magprint sa nylon o yung mga plastic, yung kadalasang kapote, payong, so doon natin siya gagamitin. So kailangan natin mas matibay. So papakita ko sa inyo yung DIY kung paano siya patibayin. So our materials will be hardener, solvent, emulsion, and then yung ating textile paint. And also watch out, my clothing line will be released on late August, so that will be the 4th week of August. So kindly please check and like my Facebook page, Down South Clothing. Okay, without further ado, let's go. Okay, so after nyo gumawa ng screen, check nyo kung may part na para siyang malambot o yung mga wavy. So kung okay naman sa inyo yung tension ng ganito, natetest nyo naman na okay siya. So hindi nyo na kailangan ng stretcher. So ganito na lang. So kakat na natin excess, tapos lalagyan natin siya ng rugby para extra strong. Squeegee ng daliri. Pwede rin hindi lagyan ng rugby, pwede rin oo. Bakit? Ang tanong bakit? Kung gagamitin nyo na mas matagal yung screen o mas marami nyo siyang pwede gamitin o repetition nyo pa uulitin, mas maganda patibayin yung screen nyo para mas patagal yung buhay ng screen nyo. Kasi number one, lalagyan nyo ng emulsion tapos matagal nyo palang gagamitin. So maglagay na rin kayo ng hardener para mas matagal nyo siyang magamit. O kung ilang beses nyo siyang gagamitin, mas maganda. Pero kung isa lang, kahit paper stencil lang or kahit na isang manipis na emulsion lang, ilinisin natin yung screen pagka natuyo na yung rugby, tapos papahira natin siya emulsion, tsaka natin siya expose sa ating design. So ngayon, ang gawa ni screen natin, gagawa na ngayon tayo ng photo emulsion. Ito yung photo emulsion na gagamitin natin. At tsaka hardener. So para mas matibay yung screen natin tsaka pang matagalan. So ito na rin yung gagamitin nating negative ng ating design na gagamitin natin. So remember lang, kailangan parating halong-halo yung ating photo emulsion bago natin gamitin. Para lahat ng kanyang chemicals na nakahalo ay mix na mix. Ang pagkocoat niyan yung loob, yung labas, tapos pabalik kayo last coat yung sa loob para smooth yung paghahagod nyo, wala siyang lubak. Set natin yung photo emulsion ni Screen Art. So hindi naman to lahat magagamit natin, no, pero mas maganda na damihan nyo na, kasi ganun din naman kung ibabalik nyo rin, mas hindi kayo matitipid sa paghagod. Mas maganda yung emulsion nyo parating nakalagay sa mga dark area or sa rep sa cold storage ko para hindi kagad masira. So pagko-coat nito, ito muna ang loob, itong loob, tapos labas, and then balik sa loob. Tapos after nyan, papatuyin nyo lang sa dark storage nyo. One stroke, tapos yung labas naman. Pwede nyong double coat, kayo na bahala, pero isabihin, kailangan isang hagod na pataas lang. Tapos upstroke lang parate. Huwag na huwag kayong babalik para smooth yung area nyo. Ito na yung sa loob ko last. Para pantay na pantay. Tignan nyo. Smooth na smooth. Tapos natago ko na siya sa dark room. And so ito ngayon yung sumobra sa akin. Babalik ko lang uli siya sa storage niya, tapos
Ang pagpapatuyo naman, maabot siya ng mga 3 hours. Depende sa inyo kung gusto niyo i-blower. Basta wag lang masobrahan kasi matutuyo naman siya ng sobra. So, check nyo rin kung medyo sa tingin nyo matigas na siya or hindi na siya malamig. Sabihin to yung tuyo na yun. So, ito yung design natin. Yan. Na-emotion ko na. At na-burn ko na rin sa screen. Ang gamit kong mesh count dito, 200. Kasi gagamitin natin para sa plastic. So, gagamitin natin siya, ipiprint natin siya dito sa plastic o yung mga ginagamit sa umbrella. So, sunod natin gagamitin ng hardener para mas matibay yung ating screen. Para kung maramihan, mas maganda, advisable natin gamitin ganyan. So, ulitin ko yung mesh count natin, 200 mesh count. So, paano pag-apply nitong hardener para sa screen natin? Kailangan nyo lang ng plot, tas pahin nyo lang, tapos punas lang ganun. So, bakit nga pa natin ginagamitan ng hardener? So, kung balak nyo pang maramihan o pang matagalan yung gagamitin yung screen, sabi, let's say, nagagawa kayo ng 100 pieces, advice na mas gumamit kayo ng hardener para hindi kagad masira yung design. Kasi although naka-burn na siya sa screen, pwede pa rin siyang masira o matanggal. And so, after natin malagay ng hardener, patutuyo lang natin siya. Tapos, sisil na natin lahat ng mga nasa side. Output natin para sa ating silkscreen ngayon. So, ang ginamit ko nga pala dito para sa nylon natin, hindi kasi pwede gamitin yung mga normal na wet look or yung rubberized. So, ginamit natin dito yung vinyl ink. Okay? So, para sa nylon yun, sa mga plastic or yung mga ginagamit sa milk tea, yan, vinyl ink yung gagamitin natin doon or ginagamit doon. So, kung may katanungan pa kayo tungkol doon or kung gusto nyo gumawa tayo ng actual tutorial kung paano gamitin yung vinyl ink, comment nyo lang dyan sa baba para at least makakuha tayong idea kung anong gagawin natin next vlog. Okay, huwag nyo kalimutan, pakilike na lang ako ng page ko na Down South Clothing. Release natin yan sa end of August. Inayos na lang yung mga final touch. Tapos, ang packaging natin dyan, itong nylon na bag. Pwede pa siyang gamitin or pwede siyang i-recycle. Okay? So, big shoutout nga pala kay Screen Art sa paggamit. Pinayagan tayong gamitin yung kanilang ink para sa mga ating mga projects or mga tutorial para sa silkscreen. So, kung meron tayong tanong, please comment nyo lang dyan sa baba. Mag-like lang kayo, mag-subscribe lang kayo. Basta kaya natin, gagawin natin. Okay? Till next time, babush!